ikaw namang inupuan yan ang aming hinanda sa'yo na panggarote. Pero ano mong inupuan naming hinanda sa iyong panggarote? Bakit inaamoy mo yung tae ng elepante? Gawain ba yan ng isang taong elegante? Yun ang sabi ni DK kay Flow G, no? Inaamoy. Sabi ko nga nung nireview ko yung G-Wolf, no? Sabi... Mga utol, kung napapansin nyo, ako po ay may sakit, no? Tinamaan ako ng sakit kagabi, apoy na, inaapoy ako ng lagnat, no? Kaya ako naka-sweater, talagang ginaw na ginaw ako. Masama talaga pairamdam ko. Pinilit ko lang bumangon, mahilo-hilo pa ako para makapag-review. Pero, yun, wala rin namang gagawin, eh, di ba? Tinamaan talaga ng sakit. So, kung yung review, parang hindi tayo 100% capacity, no? So, pagbigyan nyo na ako. Hindi na, baka hindi natin may paliwanag. Siyempre, mabagal ang utak natin ngayon dahil may dinadama tayong kakaiba. Talagang, yun, masama pa rin pakiramdam ko. Nahihilo pa ako, nilalagnat pa ako. So, meron, mabilis lang naman ako gumaling pag mga ganyan. Hindi ko kasi hinihiga. Pag may mga sakit ako, binabaliwala ako lang, dinededma ko lang. Agabi lang, grabe talaga agabi. Pero yun, wag na natin patagalin to. Mahaba yung intro ko yun. Nung ano ha, prove them wrong shirt na antala tayo mga utol para sa inyong kaalaman, sa mga orders. Kasi yung etiketa, kasi nung 1 month yung paggawa ng etiketa, eh nagsara yung supplier yung gumagawa ng etiketa ng 2 weeks. So medyo matatagalan yung etiketa. Pero yung damit, tapos na. Yung etiketa na lang inaantay natin para ikabit dun sa... shit. Ayun. Pero parating na yan. Sa mga orders ha, huwag kayong magtatampo mga utol. I-update ko kayo next week kung ano man. Okay? Sa prove them wrong shirt sa mga order. And dito tayo, Xelf. Nama ba Xelf? Bplan New Gen. Ano ba ibig sabihin ng Bplan New Gen? Ano ba ibig sabihin mga utol? Hindi ko alam eh. Pero uploaded ito sa Balasubas channel. Okay? Ayan o, Balasubas. Xelf New Gen. 6 minutes. So, pakinggan na natin, hindi ko pa ito naririnig. Pero huwag nyo nga akong pulaan kapag hindi natin ay paliwanag ng maayos. Game na! Blow, baka mo taraji ako dyan. Namnamin mo masyado mga dibaguhan. At ito'y planado, tagad pinaburan. Ang maabo na nga ito pagkainapuyan. Ang inampisa, no? Ano, no? Halos solo rhyme na, no? Internals, multis. So, yun sinasabi niya. Flow, baka mo. Yung pinaburan. So, naiintindihan nyo na mga utol. Tuloy na natin. And, at the same time, naka-metaphors yun. Tingin mo pa bago mga tira mo niyan? Di sa kontra, ako'y walang tinanguan. At bukod pa nga dun, mapag-inasuyan. Pero ba't umaamo kapag tinahulan? Ba't umaamo pag tinahulan, no? Parang, pag ikaw ay sinagot, o tinira, eh parang natatakot ka, umaamo ka. Parang gano'n sinasabi niya, flow ba amo? Hindi kami baguhan, yun ang sinasabi nung Goske. Yun. Ay, ang dami nagre-request sa akin ito, yung Sakim Goske, no? Kasi luma na, parang matagal na. Pero pag wala tayong ma-review, babalikan natin. Di ba, binabalikan natin yung mga track. Balikan natin yung Sakim ni Goske kapag wala. Ngayon, umuulan ng mga tracks na lumalabas. Kaya hindi tayo makapag, throwback. Pero pag wala tayong ma-review, reviewin natin yung Sakim ni Goske. O, pasensya na kayo sa mga hindi napagbigyan, pero pagbibigyan ko kayo. And, pasensya na kayo, hindi tayo 100% capacity ngayon. Tuloy na natin. Hindi ko pa alam kung ano sinasabi ni Goske o sino tinitira niya dito. Usapang sulat na magkakatunog ba? Di na ako magugulat kung magkakakutog ka. Basta manood ka hanggang mabusog ha. Kapag nalubog na, tsaka ka kumontra. Pinangangalanda ka na isya sa makatang. Hindi lang daw pangkalmahan dahil kaya sa pampakaram. Okay, nakets ko na, no? Sa madaling sabi, ito ay tugon dun sa G-Volt ni Flow G. Kasi pinangangalandakan, isa siyang makatang, hindi lang daw pangkalmahan. And, kung napapansin nyo, yung simula umpisa ni Goske, pinapakitaan siya ng lyrical ability ni Goske. At the same time, yung flow ni Goske, talagang hindi bumababa dun sa level na yon, di ba? Dahil kaya sa bakbakan, hindi nga lang daw pangkalmahan. So, direktang patungkol ito doon sa ano. Kasi sinabi doon ni Flow G at sa ano, na malalaman nyo na hindi lang ako pangkalmahan o pang chill. Yun, tuloy na natin. So, intindi nyo na yun.
Ang pinagtataka nga lang laging handa sa banggaan, hindi naman nakayanan yung hinarap na kalaban. Ano nga ba talaga ang siya pinunta ko di? Ayun yung line na sinabi niya, no? Hindi naman laging handa sa banggaan, pero hindi nakayanan yung hinarap na kalaban. Kasi napalaban siya kay Sixth Threat, okay? Malinaw na yon. So patungkol yun doon sa laban niya, sa sagutan nila ni Sixth Threat, ni Flo G and Sixth Threat. Tuloy na natin. Ito, yun ay magbigay ako ng mistulang motibo ng mas direkta sa mga sinulat mo, iho. Para naman malaman mo na agad na mas bisto. Ganito sumula talaga ang pulido. Makakatikim ka ng totoong solido. Siguro naman ngayon alam nyo na mismo. Pag ako naging aktibo, siguradong alisto. Inahabaan niya rin yung rhyme scheme, no? Alisto, bisto, ganon, ganon, no? So, malinaw naman yung sinasabi ni Goske, no? Na malalaman mo na beast ako, na halimaw ako rito. Yun, parang ganon. No? Aalis ka kapag pag ako narinig mo, aalis ka rito, alisto. Parang, pero alisto, eh, parang alerto yung meaning niya. So, double entendre yun, mga utol. Hindi na natin papaliwanag, mahaba pa yung track. Tuloy na natin. Hoy, huwag mo nga din kaming kinikengkoy. Natutuwa sa'yo ay puro kids, oy. Naanimoy tila isang game boy. Kaya parang nilaro ko lang yung same toy. Wag mo aming kinikengkoy kasi hook yata yun ni Flo G, no? So gets nyo na yun, mga utol. Parang nilalaro lang kita, nakututuwa lang sa'yo ay mga kids, oy. Kaya ako ay ibahin mo, eh. Ano okay ba tong mga hinain ko, pre? Nakita mo naman tila bigating porte. Kaya ngayon alam mo na pag sinabing Goske. Alam mo na pag sinabing Goske. So yun ang pangalan nung unang bumanat, Goske. Pero may nakita ako yung parang clickbait nitong mga utol. Tahan ng magagaling, no? Tahan. ang meaning sa amin sa Quezon, ang meaning sa amin ng tahan, eh parang tigil, to bear, to endure, to resist. Yan ang meaning ng tahan. Pag umiiyak yung bata, sinasabihan namin tahan na. Yun yung tahan. Tahan ng magagaling. So, technically, hindi ko siya magets. Pero since si ito si Balasubas ay taga Pampanga, malamang sa malamang tahan, eh bar, pwedeng tahanan sa kanila, tahanan ng magagaling. No? Pwedeng ganun, no? Hindi ko gets. Pero yung tahan talaga na word, eh, yun ang ibig sabihin sa amin, to endure, to bear, parang ganon. So, yun, yung mga utol, sinabi ko lang, bishop na, tuloy na natin. Patularan na kabataan sa bibig mo ay wala naman silang matututunan. Ano ba kapupulot ako, puro lang kaya banga ka sa mga nauna at tarating ng iyong pangalan. Hindi mo lang kasi dinaanan yung mga pinaghirapan at panahong ipinaglaban ng kultura. Dapat di ka nalang isinilang ng iyong mga magulang kasi ang iniluwa lamang nila isang basura. Ano yung sinasabi ni Bishop, no? Na hindi mo kasi dinaanan yung panahon na ipinaglalaban pa yung kulturang hip-hop, eh. Parang gano'n, no? Sana hindi ka nalang iniluwal kasi niluwal nila basura. Parang gano'n sinasabi ni Bishop. Tuloy na natin, mga utol. Puro lamang kapanarakan ng iyong mga tugmaan. Ang laman ng iyong mensahe, puro kataratatuhan. Pero di mo to bakuran para di ka mayurakan. Tataratatuhin ka pa rin kahit ipangalan sa iyo. Oo nga pala, yung sabi niya pati, no? Walang matatutunan sa iyo, kabataan, no? Pero hindi mo to bakuran, no? Hindi wala matututunan sa iyo kundi puro kayabangan ng mga narating mo at ng kung anong meron ka. Yun sinasabi ni Bishop sa kanya. Tuloy na natin. So alam niyo na yung tinitira dito. Wala akong natutunan at yun ang katotohanan sa mga sikat na rapper. Dapat di nakahilig na kapanapatunayan. Basis sa aking kaalaman, pasalamat ka nalang kasi nabigyan ng eksena. Di ka malupit, di ka matindi, di ka magaling. Para sa aking pananaw, tol, bakit ka galit sa pagbabalik? Pilit na pilit, tapos ang inato, dumakamak, tol. Huwag kalabit, humahagupit, ganyan kalupit kapag ako na nagsample. Yung kapanatagan mo dito sa kapatagan ay magiging kabanayan kapag sa akin patrobol. Yung kapanatagan mo din sa kapatagan ay magiging kabanayan pag sa akin na patrobol, no? Ang galing nung salansan nun, no? Mahilig kasi ako sa ganun, nagsasalansan. Yung kapanatagan dito sa panatagan, parang ganun, no? Yan yung sinasabi ni Bishop, no? Malinaw naman na pag sa akin ka na palaban, eh hindi ka magiging panatag. Parang ganun, no? So, puro kayabangan mga pinapakita mo. Hindi ka dapat nakahilera sa mga sikat. At hindi ako nagagalingan sa'yo. Yan ang sabi ni Bishop sa kanya. And, pansinin natin yung flow ni Bishop, no? Iba siya sa flow ni Goske kanina. So, magkaiba talaga sila ng isang beat, pero magkaiba sila ng atake. So, yun. And, yung lyrical ability ay hindi rin naman nagkakalayo. Tuloy na natin. Hindi mo na lang talaga namamalayan na madali na lang ngayong ginagawa yan. Ano ba ang bago sa ginagawa mo? Eh nung isang taon mo pa ginagawa yan. Hindi mo na lang talaga namamalayan na madali na lang ngayong ginagawa yan. Anyway, may naririnig ako yung Bishop. Parang naririnig ko si Pia Balbuena sa flow ni Bishop. Okay? Yun lang. Parang isa, tapos sabi niya, isang taong, eh nakarang taong mo pa ginagawa yan. So hindi na bago yan ang ibig sabihin ni Bishop doon sa mga linya niyan. Ano ba ang bago sa ginagawa mo? Eh nung isang taon mo pa ginagawa yan. Ewan ko kung ba't baliw ang mga tao sa'yo. Bukod sa labyong wala ka naman ng bagong bato. Manong ano, sumagot ka, wag masyadong bano. Yung sandaang angas mo'y magiging sampatong abo. Kahit anong ano pa ang iyong mga tagahanga, kawawa, kinilig lang sila pero sulat ang baba. Mga taba ang tawag dyan, mas maganda kung pambata. Kung sisisirin ang sulat mo'y sukatin hanggang baba.
Sisisirin ang sulat mo, sukat hanggang baba. So, ang sinasabi niya, hindi yan pang makata, mababaw ka, puro ka kababawan. Yan sinasabi ni Dom sa kanya. Okay, tuloy na natin. Wala naman kayong katang pangulat ng mata, sikat ka lang, kaya akala mo pang gulat talaga. O sige na, sa pagbigas mo at pagulat maganda, pero pag hinimay mo na nga, tanako ang sulat pang tanga. Ang sulat pang tanga, no? Pag hinimay mo, oh, maganda lang painggan. Pero pag hinimay mo, eh talagang pantanga yung kalalabasan. So walang sense. Parang gano'n sinasabi ni alias Dom sa kanya. Tuloy na natin. Bakit ano bang bago flow at saka multi silabit? Bala ko ang limulti na tila uzing minagit. Pagkamarang gagapang kapag kami muling dinagit. Isang bara ka lang na parang ako luling ginagit. Galing ng ano neto, galing nung yung pagkakasetup niya palagi, no? Yun, nagustuhan ko yung setup niya na yun. Ako yung isang bara ka lang, ako yung parang luning ginalit. So yung multisyllabic, yan ang pinagyayabang mo. So using minagic, something like that. And Looney kasi isang bara ka lang, tira yun ni Looney kay Badang, no? And yun, parang ganun. So guess yun, hindi may paliwanag. Tuloy na natin, alias Dom. Wait lang, din ko pa ng go sign, please. Ikaw unang pagkain, tas grupo mo, side dish, 9 dish na ba to, pero sagot ay dish. Appear na wala nung nagwala sa dish ang 6. Appear na wala nung nagwala sa dish ang 6, no? Gets nyo na yun, mga utol, ha? Nawala ka, nag-disappear nung nakita mo si Sixth Threat. At hindi raw ka level, anong ginagawa? Sampal sa'yo na kaya ko ang iyong ginagawa. Patunay na di lang ikaw ang may ganyang dinadala. Utu-utu lang yung mga patuloy mong binabasa. Di na makakaila na magaling ka, pero pinupunta ko dito ay magtanim ng kaunti na respeto din na sa karamihan, para iwasan na ang bigla ang pahagingan. Pero kung ayaw mo, di kami sa mga tilahan. Ganda ng sinabi doon ni Ailat Jam. Hindi naman namin kinakaila o tinatanggi na magaling ka nga. O magaling ka naman talaga, yun sinasabi ni Alias Dom. Pero ang pinupunto namin dito ay wala kang respeto. Yun. So yun yung sinasabi ni Alias Dom kay Flo G. Diba? Parang ang linaw noon, no? Gusto ko yun. Tuloy na natin. Sagot ka na lang dito, di sabihin mo kung di ka lang, wag antayin, tiwakal 60 at BA kay sigawan. Sunog ka na, sunog ka pa, parang kulay ng iniwan. Sunog ka, no? Tiwakal, 6 and balasubas, no? Sunog ka na, parang ihawan. Sunog ka na, eh, masusunog ka pa, parang ihawan. Tuloy na natin. Ito ka mahang, hindi na ipa-ipo-ipo, natutulang maligo, akala mo kung sino. Ganun ang atake, no? Natutulang, masyado ka mahangin, parang ipo-ipo, natutulang maligo. Akala mo kung sino, eh, mula kay DK. Tuloy na natin, hinto ko lang, tawa lang ako doon. Suot ka man ng magara na damit, di na magbabago ang mukha mo na yagito ang bisda. Pag pinakinggan mo di matipiis, kahit kailan tong gago di kasama sa aking lista. Na magagaling, di kami nabibilib, mga jajemon, bata lang sa'yo nakikinig. Kahit di ka nasunugin, ay mukha ka pa rin natusta. Di nakakatama mga bala, inakala ko naman mga banat mo ilubos na. First stop na, dapat na malaman di kami sa pool sa pasarin. First stop na, dapat malaman di kami sa pool sa pasarin kasi magagaling kami. Parang yun sinabi ni DK, no? Tanginam, sama talaga ng pakiramdam ko, mga utol. Inaano ko lang kasi naka-video tayo. Kitang-kita nyo yun, no? Ang init ng mata ko. Grabe. So, tuloy na natin, naiintindihan nyo naman yung kay DK. Ngayon kang umawata, ang lobo ka nga kasi ang sarap paputukin. Taong lobo ka nga kasi sarap paputukin. So, wolf, no? G-wolf, wolf, lobo, taong lobo. So, gets nyo na yun. Lobo, sarap paputukin. Gets nyo na. Nakapagtataka, inaamoy mo pa, pati dumi ng elepante. Natatanga ka na, bakit ginagawa? Bagyan ng elegante. Nakihibang ka na, huwag kang umusta. Dito na higante, trono mong inupuan, yan ang aming hinanda. Sa'yo na panggarote. Trono mong inupuan, aming hinanda, sa'yong panggarote. Bakit inaamoy mo yung tae ng elepante? Gawain ba yan ng isang taong elegante? Yun ang sabi ni DK kay Flow G, no? Inaamoy. Sabi ko nga nung nireview ko yung G-Wolf, no? Sabi ko, hindi pa ako nakaamoy ng tae ng elepante. Tuloy na natin. Sabi ko na nga ba, ibubutas yun sa kanya. Yun nga, binutas na. Tuloy na natin. Inakala mo, di namin kayang gawin. Alamin mo, ngayon na kami ang walang kasing. May dating kami kahit kayo pa ang naka-auto. Mga taga-pakinig, ginagawa niyong bobo. Sakin sa kayabangan na maraming kayamanan. O sige, kayo na ang mga bida. Di marunong rumispeto, binababoy ang kultura. Walang pinagkaiba kay Jonah. Di marunong rumespeto. So pati si Jonah ay damay dito. Kala ko nakasentro sila kay Flo G, no? Pati si Jonah, kung alam nyo, si Jonah ngayon napakainit ngayon sa social media dahil sa hip hop community. Ngayon kalaban niya yata yung anyway, sinasabi rin naman ni DK. Sinasabi ni DK sa buong verso niya, magaling din kami, no? Hindi uso sa amin yung top na hindi kami tatamaan nun. Kung magaling din kami, wag kang magmayabang dan. Ikaw pinagaano mo, puro kayabangan ng mga kayamanan, parang ganun. Kung ano narating mo at kung anong meron ka, parang ganun. Pero yung pagrespeto, wala ka nun. Yan ang sinasabi ni DK. Tuloy na natin.
ikaw parehas lang di malusog. Kami ay nabibingi sa pangalan matunog. Inulan ng mga laway, tupos hindi mausog. Aming binabatlo kahit ikaw na ay bulok. Ngayon ay bubulabog kami yung mga kulog. Kasabay ng mga rima talaga kumalabog. Aming pinitas tong bunga na hinog. Napasapalad niya sa amin, ngunit na ay durog. Dulot ng bantang ika-anim, nagkaroon ng sugat ng mga malalalim. Sampal sa mukha, tumuli kang palarin. Yan ay ginawa na walang adikain. Dulot ng bantang ika-anim, sixth threat, no, nagkaroon ka ng sugat na malalalim. So malinaw yun, mga utol. Sampal sa mukha, tumuli kang papalarin. So yun ay, mga utol, yan ay ginawa ng walang adikain. Ang adikain ay pakay, no? O, yung tawag doon? Cool, adikain, yata. Parang, so, tuloy na natin. Bulok na pala tong kinain. Kasama na bulok pati mga kinain. Kung susumakin, wala ka sa amin. Ikaw ay tinangay ng sariling hangin. Wala ka sa amin. Parang napakahaba ng verso ni DK, mga utol, no? Wala ka sa amin kung susumain. So hindi ka daw uubra. Yan ang sinasabi ni DK. Tuloy na natin. Boy, ako'y nabigla. Aba puti ko'y manoy na bata. Kala magaling, batagay, kinahing manok. Ugok, pasok, makabago. Ikaw lang yung bulog, ha? Puro yabag tapos sa mukha naman parang paa. Ang dami pang kasama. Aba puta ang tatanga na mukhang paano. Yung mukha naman parang paa. Ang dami pang kasama. Anong pangalan niya? Ichiros? Tama ba? Ischeros? So hindi ko mabasa, mga utol, ha? Pakian lang. Ichiros ba? So parang may nakita on track nito, no? So tuloy na natin yung sinasabi niya. Malinaw naman. Mga kasama, puro mga mukhang tanga. Kadyamate na yung kaya. Magrabi, sige, soli mo na pari. Balagasi, magalit ang elefante. Mamoy ba? Pati na amoy mo. Paamuyan, panalo. Ay paano sa buwat mo? Paano yan ang bawo mo? Kasi di tao. Napa-auto, automatic. Napa-auto tune kasi. Mga bata masama na naawaan mo na pre. Sa isip mo mataas ka na maging model ka. Huwag magitan ka nakakabuta. Kasi puta yung pumuta sa mas puta. Tangina, no? Gusto ko to. Galing ng linya na to, no? Huwag kang maging, huwag maging tanga, nakakaputa kasi puta yung mga, yung pumuta sa mas puta. Puta yung pumuta sa mas puta, no? Puro puta na lang inaintindihan ko. Pero yun, hindi ka pwede maging ano, hindi ka pwede maging modelo. Sa isip mo, mataas ka na maging model. Hindi ka pwede maging huwaran, no? Parang ganon, ng mga bata, parang ganon. Huwag maging tanga, nakakaputa kasi puta yung pumuta sa mas puta. Tuloy na natin, puro puta na lang to. Kaputok pa matutok kasi mukha mo tatsulok. Anong pasok sa baranok kung ikaw lang yung lumunok? Taas liga, kinilig sa boses mo, pangis agi. Kahit napigain ka, di makita tumapag sa sahe. Sige, ikaw si... Balikan natin yung mga utol. Ay, nauubo tuloy ako, eh. Kaputok pa matutok kasi mukha mo tatsulok. Ayun, no, mukha mo tatsulok. Ano kaya tsura ng mukhang tatsulok, no? Magano ng mukha mo tatsulok. Pyramid, no? Parang ang pyramid. Parang triangle, no? Parang pyramid. Yun yung mukha mo. Ang hirap nun. Wala. Natawa lang ako. Natuwa lang ako. Tuloy na lang. Pasok sa baranok kung ikaw lang yung lumunok. Taas liga, kinilig sa boses mo. Pangis, agi. Kahit napigain ka, di makita tumapag sa sahe. Sige ikaw, sige kayo. Ang akala na magaling. Bawat bitaw na patayo. Ang balahibo ng kambing. Ang tanga, bawat ka sa ibang tunog pa ang sumabog. Sige ka taas patawa. Walang tulok sa paglikhano. Sa paglikhanog. Balikan natin konti, mga utol, ha? Para may paliwanag natin. Inilig sa boses mo, pangis, agi. Kahit napigain ka, di makita tumapag sa sahe. Sige ikaw, sige kayo. Ang akala na magaling. Bawat bitaw na patayo. Ang balahibo ng kambing. Ikaw na ang akala magaling, no? Bawat bitaw na patayo. Ang balahibo ng kambing. Kambing lang na mapatayo na balahibo, no? Mga tanga, bawat ka sa ibang tunog pa ang sumabog. Sige kanta at matawa. Walang tulok sa paglikhanog. Sige kanta at matawa. Walang tuldok sa paglikhanog. Nog ang tawag niya, no? IG Wolf, nog, nog, no? Tawag nila kay Flo J, nog, nog. Yun, mga utol. Tuloy na natin. And that's it, Chiros. Tapusin na lang natin. Tingin ko tapos na ito, mga utol. Ayun. Tapos na ito, mga utol. Ayun, pasensyahan nyo na. Medyo talagang hindi tayo in full capacity at medyo may dinadama tayo, may nararamdaman tayo. At kung kaya pa mamaya, subukan ko pa mag-review ng isa pang track. Kasi matatambakan tayo, ang dami lumalabas ng mga tracks ngayon. So, mabalik tayo. Approve them wrong shirt, antayin nyo na lang, mga utol. Pasensya na kayo sa delay. Talagang hindi natin mapepersa dahil pandemic nga. Pero yung ang inaantay na lang natin ay yung etiketa. Yun, mga utol, sa mga umorder, ha, pasensya na kayo. Hindi natin ano agad. Mahirap na mamadaliin, tapos pangit. And, ayun, muli ako si Target. Uulitin ko, pasensya na kayo dahil hindi tayo, wala tayo sa tamang pakiramdam. At least, no, magagawa natin ng paraan. Pag medyo okay na kanina, mamaya, edi magre-review pa tayo. So, ayun, mga utol, maraming salamat sa pagtutok. In behalf of the Real South Reproduction, ako muli si Target. Salamat po. Ayun, palagi kayong mag-iingat. God bless. Saludo po.